What's up mga idol? Welcome po sa aking YouTube channel, JPDC Anime TV. Ang ngayon naman po i-upload ko po ang episode 32 po ng The Familliar of Zero Season 3 Part 1 po muna ulit tayo. Sa mga bago nga po pala dyan, hindi pa nga po pala nakapag-subscribe, huwag nyo na lang po kalimutan mag-subscribe and click nyo na rin po ang notification bell para po every time po may bago po tayong video upload ay manotice po kayo. Mga idol, wala po muna tayong shoutout po ngayon sa next episode na lamang po. Paki-comment na lamang po yung mga gusto pong magpa-shoutout para po sa next episode po natin ay ma-shoutout ko po kayo. Ayun lamang po mga idol, let's go to the video na po. Saan po galing ang mga to? Nakita ang mga ito sa loob ng mansyon ng isang aristokrat! Sa palagay mo, nanggaling kaya ang mga ito sa mundo mo? Opo. Pero nakapagtataka, ngayon lang ako nakakita ng ganitong karaming gamit sa iisang lugar. Nakakamangha. Sinasabi ko na! Ngayon, ayon sa hugis ng mga ito, masasabi ko bang ang paggamit nila ay ganito? Nako, hindi po! Mali po ang nasa isip nyo, hindi po ganun ang tamang paggamit. Ganito po. Sa tubig! Kasama ang mga ito! Ang init naman! Ay, mas mainit ang panahon ngayon kaysa sa nakaraan. Siya nga pala. Narinig niyo na ba ang tungkol sa bakasyon natin ngayong taginit? Ano? Anong bakasyon? Field trip. Kinansela nila ang trip natin papunta sa Great Cathedral sa Romalia. Sa halip, pupunta tayo sa karagatan. Sa karagatan tayo pupunta? Matagal ko nang gusto makita ang karagatan. Tifania, hindi mo pa nakikita ang karagatan? Hindi pa. Dahil sa kagupatan lang ako nanatili. Masarap pumunta sa karagatan. Lalo na habang naglalakad sa tabing dagat tuwing gabi at bilog ang buwan, puno ng romansa at hiwaga. Mahal kong Montmorency, nais mo bang maglakad sa tabing dagat sa gabi na kasama ako para tingnan ang mga tala sa langit? Ha! Mangarap ka, hindi ako sasama sa mga bastos na tulad mo. Bakit hindi mo pa siya patawarin? Lalaki lang ang ulo niya kapag pinatawad ko siya ngayon. Sinabi mo pa, ano ka ba? Ang bakasyon ng tamang pagkakataon upang ayusin niyo ang inyong relasyon. Ganito ang gawin mo! Ano ba ginagawa mo sa akin, Kirby? Tumigil ka nga! Hindi ko siya hahayaang ipagpatuloy yun. Ang maglakad sa tabing dagat sa gabi? Tama nga si Principal, hindi nga mga swimsuit yun. Anong iyon? Anong ibig mong sabihin? Ang totoong swimsuit, ganito dapat sa taas at ganito naman sa baba. Ganito ang hugis at dapat babakat ang katawan nila. Dapat mas maiksi pa at mas sexy. Anong totoong swimsuit ang sinasabi mo? Ganun ba talaga yun? Bago tayo magtungo sa karagatan, may nais ibahagi ang mahal na Reyna sa atin. Ano kaya? May sasabihin ng kamahalan? Balita yan. Magandang araw. Mabuti at narito tayong lahat. Salamat sa pagsisikap ni Principal Otman. Narito ako para samahan kayo sa bakasyon ng Tristane Magic Academy na ginaganap bawat taon. Nais ko magsama-sama tayong lahat ng hindi alintana ang estado, pagka-aristokrat o plebeian. Ngayon, sama-sama tayong lahat na magsaya sa bakasyong ito. Para masimulan ang bakasyong ito, mga babae, palitan niyo mga damit niyo ng mga nasa loob ng bowl. Ano naman ito? Iyan ang itsura ng tunay na swimsuit, mga kaibigan.
Talaga? Sigurado ka bang hindi underwear ang mga yan? Sa sagradong lugar na ito, kailangan muna nating magdasal sa spirito ng tubig at humingi ng kanyang basbas bago tayo lumangoy. At bilang pakikisama sa nakaugalian na, may espesyal na kasuotan para sa priestess na magsasagawa ng pagdadasal. Wala pa akong naririnig na ganong klaseng pagdadasal. Sandali lang, nabubuhay rin ba ang espiritu ng tubig sa karagatan? Isa pa! Hindi tayo maaaring lumangoy sa dagat hanggat hindi kayo nagpapalit ng kasuotan niyo! Saan na mapalit na kayo? Makikita na ang tiyan ka dito. Hindi ako pwede magsuot ng mahalin na damit tulad nito. Kung magsusot kayo nito, mahal na reyna, siguradong susod lang kayo ng mga estudyante. Kailangan talaga. Naiintindihan ko. Kapag nasa Romalia, gawin lang natin ang ginagawa nila. Kung para naman sa pagbibigay galang sa espiritu ng tubig, magpapalit ako ng pananamin. Oh! Kung ang mahal na reyna na mismo, magsusot. Oh, magsusot ng mahal na reyna. Makinig kayong lahat. Sisimulan na natin ang ritual na paglilinis para sa espiritu ng tubig. Ang una niyong gagawin, sabuyan niyo ng tubig ang isa't isa para malinis ang inyong kalooban. Parang ganito. Pusang-pusa sana ang katawan ko. Pero ang sarap sa pakiramdam. Ngayon, umpisahan na natin ang ritual na paglilinis. May naaalala tuloy ako. Sa ito, ang ganda ng mundong pananggalingan mo. Naiingit ako sa'yo. May mga swimsuit na mas sexy pa sa nakikita nyo. May mas maganda pa yon. Kung ganun, ipasuot din natin yan sa kanila. Aba, siyempre naman! Siguradong tatawagin nila tayong bastos na kabalyero. Sinasabi mo ba kayo mo makita ang mga yon, Reynald? Mahalaga ang ritual na to para mag-alay ng dasal at magbigay galang sa espiritu ng tubig. Itatak natin sa ating isipan ang mga imahe na gaganda ang babae na nag-aalay ng dasal at gumagalang sa espiritu ng tubig. Gagawin ba natin yun? Magpapalit na naman kami ng damit? Lahat ng ito ay para sa espiritu ng tubig. Shesta naman, tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ba parang sumusobra ka na? Sandali lang. Kanina pa kasi bumababa itong suot ko. Ang susunod naman ay ang ritual ng pag-aalay. Tignan niyo ba yun? Tignan mo! Swerte ko talaga. Ang ganda ng pwesto ko. Nandito ba? Ay! Naku! Ay! Tumigil ka! Huwag! Huwag dito! Huwag dito! Oh, yan! Oh, yan! Tifa! Tifa! Kumain ka pa ng konti, Tifa! Sige, diretso na! Diyan nga! Malapit na lumabas! Napansin mo ba, Luis? Nakakahalata na kasi ako. Parang sinadya na magsuot tayo ng ganito. Oo nga. Sa ito, sa lahat ng pwede nga ipasuot kay Tifania, bakit yun pa ang napili nyo? Luis? Bakit ganyan ka makatitig? Ano kasi, ang ganda mo. Bagay sa'yo ang suot mong swimsuit. Bakit? Bakit bigla ka nilang nagsasalita ng ganyan? Ano pala? Saito? Kung gusto mo, pwede ba tayong lumabas mamayang gabi at maglakad-lakad? Oh, sige, walang problema. Talaga? Mabuti naman. Sige, mamaya na lang. Sandali lang, Luis. Ano nga ulit yun? Ano kaya yun? Ang susunod na ritual ay may kinalaman sa bola. Ngayon, ang team na mananalo sa ritual na ito ang magsusuot ng tunay na kasuotan para sa mga priestess at para lang ito sa mga napiling babae. Lahat ng ritual ay para sa espiritu ng tubig, kaya dapat nyo itong seryosohin. Para lang sa mga napiling babae? Dapat si Tifa ang makasuot nun. Aayusin natin ang lahat para siyang manalo sa ritual. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi nyo. Pero kung makikita ko nakasuot si Tifa ng ganun, isama nyo na ako sa plano.
huli! Kapag napili ako bilang priestess, sigurado mas magugustuhan ako ni Saito. Mukhang ako na ang mananalo. Ano sa tingin mo, Miss Malie? Ang unang laban! Ang team ng mahal na Reina at Anis laban sa team ni Tiffany at si Asta! Simulan na! Heto na ako! Kamahalan! Napakagaling niyo, kamahalan! Out! Hoy, anong sinabi mo? Tinapalan ba ng simento ang mga mata mo? Paano naging out ang tirang yun? Sinasabi ko sa'yo, pasok yun! Ano ka ba? Hindi, out talaga! Ang desisyon ng referee ay hindi na magbabago! Heto na! Tanggapin mo to! Kaya na! Magbabanggaan na sila! Out! No? Tumigil ka nga! Kitang-kita ng lahat ng pasok ang tirang yun! Bulag ka ba talaga? Hey! Sandali, anong nangyayari? Ang score 10-7! Nanalo ang upunan ni Tiffanya! Mga idol, kinat ko po muna sa part pong yan. Yung part 2 po natin, abang-abang na lamang po ulit kayo. Maraming pong salamat.